At uli pa rin yung handaon sa Friday. Pero agahan natin, 5, nandito na kayo. Anong oras kami nag-start? 6? 6 lang pa kasi. Okay? 6:30. 6:30. Actually, 5:30 tayo nag-start. Dapat, 5, start na tayo. So, ano oras kayo magpunta rito? Bago mag 5. Sino may dala na susi? Oh, bago mag 5. Yan. So, 4:45. Handa na kayo dito. 4:30, handa na kayo dito. Tapos yung mga pag-anak nyo, mahanda nyo. Siguro, hindi na pwedeng ibang activity gamin natin sa Friday. Magtatanong tayo sa kanila. Kaya yung elder, mas malaki na oras kapag-share. Okay? So question answer tayo bago tayo mag-communion. Tanong sa hukong. Family ka. Gusto ko lang paalala sa inyo. Dati meron tayong family camp, di ba? Alam mo ba nagawa na natin sa family camp na magandang interview sharing? Sayang yung mga magagandang panahon na yan. Siyempre, pumasok yung, ano, yung influensya ng masamayan, ganyan. So, wala na. Ngayon, tayo, nasa atin ngayon para ituloy yung ilaw na yan. Ako nyo, huwag kayong magpahapay-hapay kasi nasa balikan nyo, nasa kamay nyo na ituloy yung interview sharing sa Apostles Doctrine. Hindi lang sa church, hindi lang sa bahay-bahay, kung sakaling makarating ulit sa camp meeting. It doesn't matter saan ang camp meeting. Kung kayo ay naimbita sa camp meeting, ano ang saysay ng camp meeting? Nakasulat sa Acts 2. Yan ang saysay ng camp meeting. Pagwala yan. Patay. Ito, pakinig kayo mabuti. I-record nyo. Scribe nito ngayon. Binibira ng end time ang denominasyon na social gospel. Sabihin natin na social gospel. Social gospel. Ang social gospel, ibig sabihin, kaibigan na lang pagkadahan-dahan. Ang social gospel, yung mga miyembro, pag nagkaroon ng interfellowship, hindi, wala nang sharing sa differences. Walang gana. Ayaw nga ng pastor na mag-sharing ng differences ng miyembro. Ang tingin ng pastor, yan ay pag-aaway. Kaguluhan. I talk of miyembro, ha? Kasi meron din sa mga ministers, pinapayagan nila mag-share. Minsan din, pati ministers bawal. Okay? Pero yung miyembro level, yan halos wala pa makita nila. Pag meron na makita ng church na ganyan, kahit na malipat doktrina na nila, hahangaan ko yan. Kasi malapit niyan sa pagkabilihan. Ano ba yung pagkabilihan? Yung pagiging bukas. Yung pagiging open. Yung medyo may control, yung parang binabawalan mo yung tao makinig siya ba, habang buhay, labang nasa pagkabereyan yun. So, yung church na o-open niya, biglang niya, bigyan laya yung miyembro na i-encourage pa yung miyembro na magtanong sa iba. Magtanong sa iba, makinig sa iba, magsalit sa iba. Compare back and forth. Yan yung parang dadaan sa apoy ng dalisa yung miyembro. Alam niyo bakit? Ang bawat believer, para kayong ginto, pero may bato pa kayo. Kailangan pa kayong sunugin. Kailangan pa kayo. Anong klaseng pagsusunog yan? Pagsubok. Kasama na yan. Pero isang malaking pagsubok ay yung sasalita. Alam niyo ba, hindi niyo kailangan sunugin ang buhay para pigilan kayo magsaliksik. Amen. Ang laman ninyo, tinatamad na kayo. Hindi nyo nare-realize. Ang kalaban nyo ngayon, yung kaugina nyo, klase nyo, eskwelahan nyo, yung trabaho nyo, yung libangan nyo sa bahay. TV. So, pwede mo rin sabihin, sabi sa Peter, bahagya na lintas. Dumaan ka sa putas ng karayom kung magawa mo
magsaliksik kung gab magawa mo maging perehan sa huling panahon. Napakahirap. Lalo na marami pa nang di-discourage. Ang pagiging perehan, kung kukunin mo yung panik ng iba, kukunin mo yung panik dito, kukunin mo yung talata. By Eric, Brother Jose, yung ginawa nyo kanina, pinagawa ko sa inyo kanina, gawin nyo sa bahay. Pagbalik nyo rito ng maaga, gawin nyo ulit. Yung bago mag-5. Kung eksakto 5 tayo mag-start, ibig sabihin, maaga pa gawin nyo na rito. 4:30, gawin nyo na rito yan. Pero, gawin nyo rin sa bahay. Pag Sunday, break time, gawin nyo rin. Masaya, di ba? Masaya. Pero natututo sa word of God. Paano, pag hindi nyo ginawa, ano mangyari? Hindi mga elders, pwede mag-share ng malalim, yung mga bahay, yung people ang pinag-usapan. Nalabas. Hindi pa nila magagawa yan. Hindi nyo pa pwede iwanan yan eh. Pero masaya pala. Oh. Ikaw may bisita, i-frontliner nyo na. Kung madalas nyo gawin sa bahay, pagdating sa bisita nyo, kaya nyo sila ipa-share. Kahit dito sa break time, pag may bisita, kaya nyo sila ipa-entertain. Dito sa church, gusto ko ipatutong paminsan-minsan nangyayari. Of course, wala pa tumutulong. Sana lang kayo makita niyo sa vision. Yung anak ni Sister Conchain. Uban. Panganay siya nandito. Panganay yun. Makita nyo, nandiyan si Pastor Isla. Walang kumakausap. Sabi ko, sila mo. Sila yun, no? Kausapin mo. Eh, alam na niya, interview siya. Kinamayan niya si Pastor. Ganda nga po. Sayon ka niya. Ulan si Pastor Isla. Tuwang-tuwa. Tapos kinakubusan ko. Sharing sila. Siyempre sa umpisa, kumustahan na. Di ba maganda? Oh. Huwag na tayong mag-bulag-bulag. Huwag na tayong mag-pabansing-bansing. Huwag na tayong magpaliban-liban. Mga magulang, nasa kapangyarihan ng amay ninyo na yung anak ninyo, maapuyan ng ganyan. Kasi si Sister Conchie, mahipit. At natutukan niya yung anak niya noon. And tumama siguro, hindi natang masyadong na-skurawan. Hindi masyadong nakurap. Hindi masyadong nabarkat. Hindi ko tinututulan, pwede makurap yan. Pero napabayaan niyo yung anak niyo eh. Kaya nakurap ang anak niyo eh. Kaya anak niyo, utusin, marami yung lusot, pag-lusot. Ay, magluluto kami sa taas, pag-alito. Mag-aano kami. Marami yung ano. Dapat, yung mga young people na mahihina, tutukan nyo na. Huwag yun yun ang ano natin, di ba? Alam niyo ba, konektada sa communion yan? Communion din na yung bisita ay ma-entertain nyo. Eh, bakit natin tutukan yung mahina? Kasi sila ang mas nangangailangan yan. Kasi sila rin marelevay, katagalan. Sa umpisa, siyempre, na parang labang sa loob-looban nila. Pero gamitin yung authority nyo. So, siyempre, yung kwento ng iba, parang mawawa naman yung bata, wala nang kaligayahan sa mundo kasi masyadong hinigpitan. Masama ba yung mga pagawa natin? Eh, nagagaling nga tayo pag masyadong malalay ang pagkada. Gusto mo, nasa kita lang, wala tayong training ipapagawa, pero wala lang siya magbabarkada. Oh, wala tayong training ipapagawa, pakanting oras niya, pero bawal, huwag siya magpaternity, mag-ali. Hindi po, magkara. Ikaw nga nagpapakante, hindi mo nga tinulak doon, pero siyempre siya maghahanap ng libangan mo. Wala kang training, pero nasa school. Siyempre, magkakaroon ng kaibigan yan, barkada yan. Okay, tuloy tayo sa question answer. Tapos ko lang to. Ang social gospel, ito yung gusto ko sabihin. Hindi lang yan nasa charismatic movement. Hindi lang yan nasa denomination. Nangyari yan kahit sa entire message. Ang social gospel ngayon, pag hindi nila nakita gaano kahalaga sa big buhay ni Sterling yung pagkakalaya. Kaya pag yan nagkatipon-tipon, pakinggan mo yung pinag-uusapan. Wala silang interest. Diniscourage pa nga, magtanong eh. Kayo, makinig kayo, kasi hindi naman kayo perfect. So, nagsisimula tayo sa imperfect. Kailangan kayo magsigasin. Ano ipaglalagay niyo sa puso niyo? Alam niyo na ba ang sinasabi ng Diyos? Alam niyo na ba lahat ang iwaga ng Diyos? Hindi. Magkaroon kayo ng kauhawan. Mga magulang, makinig kayo. Hindi tayo traditional ministry. Bahala na yung preacher. Promises na mag-convert. No, kayo! May malaki ang kinalaman ninyo sa training ng anak ninyo. So, hindi ko na ulitin yung detalye na hugo. Nasa kamay ninyo para yung anak nyo mag-enjoy din sa Word of God. Ayaw nyo kasi gumamit ng authority. Kunwari, malaya siya, paalala na lang.
No, kung meron kayong kapangyarihan ng utos, mag-utos kayo. Inuutosan kita ngayon, ganyan. Yung utos na gagawin nyo, kung kaya niya pa mag-utos, ay makakabigay ng revival sa kanya, katagalan. Katagalan. Siyempre, sa umpisa, hindi dahil ang pabayaan nyo. E diyan papasok ng kaaway na, ayun, kawawa naman yung bato, wala labag sa kaluban nyo. So, kayo mga magulang, nasa kamay ninyo. So, personally, magkaroon ng kaupangan sa apostolic doctrine. Alam niyo na ba lahat ng detalye in justification by faith? Kaya niyo ba i-share katulad na share ng denomination? Mas magagaling kayo mga denomination. Kaya niyo ba i-share eternal security presentation? Meron tayong bisita ang Calvinism no? Pwede kayo magtanong sa mga Baptist. Kaya niyo ba i-share alin gifts of the Holy Spirit? Andiyan ang radyo, andiyan ang TV, ang daming mga churches sa tabi-tabi. Dapat naubos ang oras niya sa pag-interview. Dapat naubos ang oras ng anak ninyo na nautusan niyo mag-interview at nasasamahan niyo. Samahan niyo mag-interview. Nakita niyo yung pagkukulang niyo? Saan ang pupunta buhay niyo? Dito, pwede magkaroon ng social gospel. Dito ba lang sa atin? Kung hindi niyo ginagawa yan, social gospel ba yan? Huwag kayo masasaktan. Bakit tayo nasa church? Pakinggan niyo pinag-usapan ng mga bata. Hindi kwento ang barkadahan. Hindi na masama magbalita, magmusta. Pero paano kung yan lang ang gusto gawin? Ako niyo? Wala nang tanong! Wala nang saliksik sa Word of God! Tingin ng iba, abot na kasi namin eh. Ano nga abot? Abot niyo na naman lahat? Sino? Tingin ng iba, abot na nila lahat. Pero sabi ni Pablo, ako hindi ko tinuring na naabot na lahat. Amen. Kaya yung cordero kailangan sinuring. Anong tawag doon yung manok na ginawang sandwich? Pinimay o. Pinimay. Uubusin yung cordero sa Passover. Hihimayin. Paggawa ng chicken today. Hindi chicken today. Chicken salad sa lamp. Pero, ang ibig ko sabihin, ganito. Hihimayin. Yung cordero, yan ang instruction doon eh. Uubusin yung wala kayong ititira. Ganyan dapat ang puso nyo. Alam nyo ba, takot na takot sila Moses doon sa Passover? Habang ginagawa nila yan, kailangan magkaroon tayo ng greatness doon sa word. Kanina, habang nag-aawitan, may nagtatawa ng sarili. Maring, dati ko na nakikita yan eh, pag magkakasama yung magkakabarkada, nagbibiruan nila. Pero, mga magulang, bantayan natin anak natin. Ituro natin sila maging solid, maging brave. Ako nyo? Medyo may kapabayaan tayo, kaya wala. Pagpunta nila dito, nagiging, basahin natin. Social gospel. Tayo mismo nagkakaroon ng social gospel. Ano yung social gospel? Of course, sabi ko sa'yo, mensahe yan, di ba? O, mensahe na pagiging social lang. Eh, masakla. Eh, hindi naman mensahe yan. Or, masyado. Nangyayari yan. Nagiging socializing na lang tayo. So, ang gospel natin para ang social gospel. Ang technical yung definition ng social gospel, ang mensahe ko ay maganda sa pakinig ng mga taong bayan. Mula mababaw, meron na yan. Hanggang sa mga religion, meron na yan. Sa mga Christianismong churches, meron na yan. Paano sa entire message kung meron ng social gospel? Pag merong Nicolaitan instruction, bawal pag-usapan yung mga differences. Huwag tayong mag-usap ng magtatalo, kasi magtatalo lang tayo eh. Automatic tingin dyan pagtatalo. Pero sa Bible, merong healthy na pagtatalo, kala niya? Hindi. Parang nalahat na eh, nawala na eh. Nawala na yung ano sa puso nila. Yung desire. Napapatay yung desire. Yung pagkabirin, napapatay yung interest sa truth. Pagpatunay. Napupunta na lang sa iba. Minsan may nag-text sa akin, inibita ko sa radio. Ang daming problema ng Pilipinas, bakit niya lang inano? Gusto niya pag-usapan yung mga makalupa lang. And dito sa anti-message ng mga churches, pag walang sa inter-fellowship, pag walang interview sharing, di walang scribe, walang set up, ikinig lang sila. Magiging social ka. Ibig sabihin, magiging barkadahan. Ngayon, di ba magaganda ang mensahe ng preacher ng bawat camp meeting? Pero ano nangyari? Nag-encourage yung tao, di ba? Nag-iiyak.
sa parang individual, may naitutulong. Individual. Pero how about dito sa baba? Pero siguro may nilidin sa pagkabereyan. Minsan may mga payo-payo, may mga mensahe nilidin sa pagkabereyan. Pero how about sa relationship? Kailangan natin vision sa huling araw. Church tayo, hindi na tayo individual eh. Hindi na tayo nabubuhay ng sa sarili. Kung tinuturing mo, oh individual, abot na namin, born again na kami. Anong dapat mong ginagawa? Anong dapat mong ginagawa? Ang dapat mong ginagawa, bawat isa sa atin, magkakaroon ng damay sa isa-isa. Anong klaseng damay? Yung naghihingalo sa daan. Ano yan? Physical? Ang problema sa pera, may namatayan, nagkasakit? May away o kasunugan? Yan lang ba alam yung damay? Masama magdamay dito, di ba? Hanggang ko na lang. Ang pinakadamay, yung kaluluwa niya. Nito na ito, lungkuhan. Ang pinakadamay, yung pamilya niya, anak niya. Wala silang kukumpirin. Walang nga kasagunan. Tayo, revive na revive. Pinakita sa amin ng Diyos, before 2002 dito. Tayo, revive na revive sa malalalim na paksa. Pero yung mga ordinaryong tao, wala doon sa Bible study, no? Siyempre, Bible study, hubugulag lang ako. Lapas doon sa Bible study, sa bahay-bahay. Pinakita rin ninyo sa akin na, anong ginagawa nila? O, ngayon, dapat vision na rin nyo yan, makita nyo na rin yan. Anong gagawin natin? Alam mo, 10 taon na yan, no? Higit 10 taon na yan. Masyado tayo ng delay. May pumipigil sa atin. Pero, kung pinahintulog din ng Diyos, tayo may kapagkulang na. Kasi kung pahintulog ng Diyos na may pumipigil sa atin na tao, dapat hindi sapat yung tao ang pumigil sa atin. Kung may magdi-discourage sa'yo, yan. Dapat hindi sapat yun. Tuloy tayo. Nandito pa tayo, di ba? Oh, may kalayaan tayong gawin yan, di ba? Ang kalaban natin, sarili natin naman. Huwag tayo magpadala sa impredyo. Huwag tayo magpadala sa kahinaan natin. Doon na rin, may narinig kayong di maganda. Tapos, masama ang loob yun. O kaya, kayo mismo tinatamad dahil marami kayong parang magkakampiyan eh. Yung nagdi-discourage, lalo nga lalakas ang worldly mo. Lalo mo, mag-ano na lang ako. Fatalism. Kaysa naririnig ko yung mga ganyan. Fatalism na. Fatalism. Okay, question na tayo. Tuloy na. Wait. Ano? Sabi ng ibang end time, hindi nila ginaganap yung communion sa katulad dun sa tradisyon ng Katoliko. Kasi daw, katulad din tayo ng Katoliko. Okay. Sige, salamat sa tanong. Maganda yung tanong. Inopin yung tanong. Scribe yung tanong. Like na oras natin dito na spread. Pakisulat sa notebook. Singilin niyo yung mga scribe nila. Okay? Pag-usapan niyo sa bahay ito, ha? Ganda ito. Yung mga tanong, sana ipagay niyo. Post niyo sa post niyo. Pati niyo sagot. Okay? Post niyo sa Chronicles. Pag-i-scribe, singil niyo sa bahay. Ito, sagot. Nagko-communion ba yung Katoliko doon lang sa mahal na araw? Oh, hindi. Hindi. Linggo-linggo. Actually. Araw-araw. Oo. Oh, yan yung acts ko nila eh. Diba? Araw-araw yun eh. So, hindi pareho. Diba? Hindi pareho. Tapos, yung pang nagawin namin, ginagawa ng Katoliko. Kahit nga pabasa, ibang-ibang pabasa eh. Diba? Passion yung isa, no? Isa. Passion kanta, sila, tayo. Passion na kanta, tayo. Report. Feeling report. Marami hindi pareho. Ngayon, tignan natin sino mas pareho sa Katoliko, ha? Paano mag-communion ng end time? Hindi pa lang. O, sa nasaksihan ko. Kaya wala pa nasaksihan. Nakaupo, nakaharap doon sa pastor, tapos bibigyan ng tinapay. Sabay-sabay. Alak. Hindi, kahit hindi sabay-sabay, yan siguro na wala. Sa denomination, sabay-sabay, may cadence. Pero sa iba, sa pinanggalingan ng end time, kanya-kanyang subo. Hindi sabay-sabay. Winded. Pero nananalangin, parang personal communion niya sa Diyos. Ang communion nangyari doon sa aming dati, sa pinanggalingan ko, sarili mong communion sa Diyos yun. Parang magiging metaphysical na yung tinapay. Tayo parang ganun din, metaphysical. Pero may physical sila, may physical tayo. Pero yun, ang purpose noon dati sa amin, magkaroon ka ng communion sa Diyos. Hindi naman masama yan. Nararamdaman pa namin kuryente yung muna mga communion sa Angeles. May maliit na church pa sa Angeles noon.
Tapos nagko-joint fellowship kami ron. Tapos habang nagko-comiyakan, tapos nararamdaman ng kuryente, ganyan. Pero malalim pala yung communion, hindi lang natitigil dyan. Hindi yan individual lang. Yung individual, hindi yan ang pinakatipo nung gagawin ng pamilya. Okay? Sige, ibang tanong, ibang tanong. Ibig sabihin, hindi yan katulad yung metaphysical na yung tinapay. Yung pwede rin tayo magbukhang metaphysical, pero hindi yan metaphysical in the sense na parang itong... Yan yung communion. Parang itong may power. Oo, pagawin nito. Parang itong witchcraft na elemento, ganyan. Yan ay ordinaryong bagay. Nakikita na niyo sa obedience mo sa eksaktong paano ganapin. May blessing siya. Yan ang mukhang metaphysical. May blessing siya doon. Pero ang essence talaga, yung word na pagsasaluhan? Yung essence, yung word, pati yung ginagawa mong literal, ang essence niya, una sa puso may effort, at makita mo yung tipot na larawan. Yung bautismo, may spiritual bautismo, di ba? Agree ba kayo may spiritual bautismo? Yeah. Oh, lahat ang agree sa amen. Amen! Pero, hindi na ba tayo magbabautismo literal sa tubig? Kausap ni Barbara lang, no? Salvation Army, yung mensahe niya mismo communion. Sabi, alam mo yung communion, word of God yan eh. Hindi na kailangan yung mga tinapay-tinapay niya. Sagot ni Barbara, hindi ako tutok sa'yo. Pero, bautismo. Kailangan ko pa rin ganapin ang literal na communion. Yes. So, paano gaganapin ang literal na communion? Babalik tayo sa original. Siyempre, hindi naman detalye lahat ang reveal sa kanya. Pero importante ito, tradisyon na lang ba ang literal na tinapay? Merong tradisyon na sabi sa Bible, kahit mo kayo tradisyon doon sa ano? Kahit mo yung tradisyon sa ano? Sa Bible verse. Yung tradisyon ng mga original na apostles. Saan yun? At merong tradisyon na man-made na labag naman. Meron labag at merong di labag. Paano nga yung labag? Sa members. Oh. Yan ba yung original apostles? Oh. Wala. Wala naman po yun eh. Sige, grape juice. But karamihan ang magamit, lalo na yung Baptist ko. Yun nga, merong traditions evolved. Tingnan nyo to, palitin mo nga itong brass. May traditions evolved. Sama ko, tutungan mo nga yan. Yung Bible verse, hindi mo na, no? Sabi ko, tradition, itatayin mo. Sayang naman. Ano yung advice mo kung tinapay lang? Tinapay lang talaga. Ayaw nga pala, sister. Oh. Sumali ka sa ibang bahay. Matthew 15:2. Dali mo yung tinapay sa ibang bahay. Tulungan tayo, akin yung tinapay sa iyong alak. Sa Matthew 15. Saka sa Matthew. Pwede bang manghina? Sa Matthew 15, yan yung tradisyon na... Pwede bang manghina na sila alak tapos dahil? Sa lunga. Meron tradisyon na, na sa ngayon, sa apostles. Tinay mo na tradisyon. Mark 7, yung tradisyon na tradisyon ng mga presidente. Yung tradisyon ng tao na labag sa Diyos. Merong tradisyon na hindi labag sa Diyos, yung mga tradisyon ng mga apostoles. Amen. Tinayin mo na yung tradisyon, ganyan ka ba? Ito, 2 Thessalonians, buksan niyo yung Bible niyo. 2 Thessalonians, pati na rin itong dalawang Thessalonians, no? 2:15 saka 3:6. Palaki mo sa samantalay mo sa dito sa 2 Thessalonians 2:15. Yan ang ipunan mo. Yan ang ipunan mo. Ang tradisyon ng mga apostoles, yan yung eksakto doon sa gusto ng Diyos mangyari. Pwede ba magkaroon ng tradisyon yung nasa truth? Pwede rin. Huwag mo masamay ng word tradition. Ang tradisyon, merong positive, may negative yan. Connotation lang yun. Itong punto ito, tradisyon. Yung tugtugan ng kongko, tradisyon. Merong tradisyon na neutral, walang masama. Merong tradisyon na lumalabag na. Siyempre, yung coke, yung grape juice, labag na yan. Hindi lang alat ng tao. Yung sharing natin sa isa't isa, yung entertain, yung set up, yan yung tradition na yan.
kunwari, gawin natin tradition yan, maging kalakaran yan. Na kayo ay nag-entertain, nag-share, pati anak nyo, pinapambiner nyo. Masamang tradition ba yan? Hindi. Kayo, nag-pray, gabi-gabi, meron kayo sharing gabi-gabi. Yan tradition ng mga apostles yan. Ito, balik dito po. Stand fast and hold the traditions which you have been taught. Whether by word, or our so merong instruction na hukong. By word, or our epistle, a class. Huh? Nabasa niyo sa class, natutunan niyo. O, 3-6 tayo. Gusto ko gamitin ito sa... Sinerdo ito ka nung Sunday ni Pastor Danny Baltasar. Second Thessalonians 3:6. Eh, hindi ko na... hindi yan nakasama sa listahan ko ng mga Nicolaitan verses. So, gusto ko gamitin ito. Isa ito sa mga legitimate eh. Ang alam, ang memories ko, Romans 16:17. Huwag kay... Nami-nami sa Romans 16:17. Huwag patuloy. Martin, which... So make so divisions and do not keep company with them. Ito tayo. We command you, brethren, in the name of the Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which you receive of us. Gusto ko ito yung pasaysa. Ito na. Ano yung withdraw yourself? Mahalaga to. Kaya sana makuha nito. Dalawang klaseng second Thessalonian 3:6. Ano ang disorderly? Siguro pwedeng hindi. Ano ang ngayon ang disorderly? Ang disorderly ba? Ang disorderly ba yung nakikipag-sharing? Yan pa yung disorderly? Yung Berean? Hindi. Yung term yan? Yung set up, interview? Disorderly ba yan? Yung magulo ba? Interview? Yung magulo. Oh. Yung single subscribe? Maganda. Disorderly ba yan? Ganda yung sa Facebook. Kung ang disorderly, yung nag-discourage. Nag-ni-Nicolaita. Worldly, butterfly. Nag-ni-Nicolaita sa... kalayaan na yan. Nag-uusapan yung worldly. Worldly usapan. Corrupt communication. Ang definition ni Pastor nung Sunday is pag meron kang maling aral. Eh, may sasabihin ako, kaya ko nilang nilang parenthesis. Malingaran. Kausap ko siya, sabi niya, ayaw namin yung miyembro namin makasharing ng iba kasi kailang bantay ng pastor yan. So very classic yan sa lahat ng mga churches. Mabantayan ng pastor ang tupa, iingatan ng tupa na madaya. Kasi kailangan hiwalayan yung mga ibang aral, maling aral. Ngayon, sundan natin. Humiwalay kayo sa mga kapatid na walk disorderly. Alin sa dalawa ang disorderly? Dito, hindi bawal marinig yung maling aral. Kasi papatunayan na eh. Bilang pili. Dito sa kabila, bawal makihanubilo sa mga hindi mo kaisa ang aral. Ito masyadong malawak. Pwede yung apply ng tama, pwede yung apply ng mali. Ano yung tama? Worldly. Pwede yung maling aral din yan. Humiwalay din sa mga worldly. Nasa Bible yan. Sa anak natin, pwede natin pagganap yan. Nasa kapamilya ng pagganap, yan ang problema, hindi natin pinapagganap. Sabi ko nun sa isang magulang, ano ba pwede natin ibarkada sa Christian yung anak mo? So, pwede natin, kasi nakasulat sa Bible, ano yung epekto ng barkada ng worldly sa anak? So, habang may pagkakataon tayo, dapat, hindi ko pa na nidiscover yung homeschool, nagpayo na ako, huwag mo na ibalik kasi may nadidiscern ako, hindi maganda mangyari.
Pero later, dumating na yung revelation ng homeschool. Dito tayo. Ano yung sa dalawa ang disorderly? Nung binanggit ang talata ko nung Sunday, nagmumuni-muni ako eh. Parang sinususugan ng Bible na magsarado eh. Pero hindi po hindi sumalungat doon sa instruction ng Bible na magpatunayan natang bagay. At huwag higing mapakusga. Ah, ngayon ko na-realize, yung disorderly, may nakalagay sa Bible disorderly. Yung mga busybody, yung mga yes. Nag-inipulay tayo, yung tatanim ng ano. Yung madefensis yung corrupt communication. Corrupt communication. No? Sa'yo. Itong social gospel, malapit na yung maging disorderly. Bakit? Kung wala kang training, ang usapan, mapupunta sa buhay-buhay. At wala, dahil wala kang training, papasok yung carnal na hukong. Papasok yung mali hukong. Papasok yung kanya-kanya, tas kin-kin-kin-kin, tas wala na nga session, di ba? Huwag nga mag-session kasi corrupt yung session. Eh di kin-kin hanggang maipon na maipon. Tapos, iwas na lang. Pero nandyan yung hangol, nandyan yung muni. So, alin sa dalawa ang disorderly? Alin sa dalawa ang disorderly? Okay, wala nang tanong? Diba? Wala nang tanong, ha? Friday siguro. Okay, circle tayo sa lamesa ngayon.